Hi, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. I am here again, your servant Jeconos, the witness of God. Meron lang akong kunting isi-share sa inyo, mga kaibigan, tungkol po sa sinabi dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 3, mga kaibigan, na sinabi, suma sa inyo nawa ang biyaya at kapangyapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Itong sa message na to, mga kaibigan, sa naunawaan ninyo, ang sinabi dito ay magkaiba ba, mga kaibigan? Dahil sinabi, ulitin ko, suma sa inyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos, sa ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ito ba ay isa lang, mga kaibigan? Ito po ang question ko. Ito ba ay isa lang sila or dalawa sila? Kapayapaang mula sa Diyos ng ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Dahil meron po kasing nagsasabi, nagtuturo na ang Diyos Ama, ang Diyos ay yun ang pinaka-powerful, at si Jesus ay Diyos din na yun nga pangalawa. So, parang nakakalito yung mga ganyan na marinig natin, mga kaibigan, ano? Na sinabi naman sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 na sinabi, makinig o Israel, ang Panginoong Diyos ay isang Panginoon. So isa lang sinabi, mga kaibigan, di ba? At kung ating mababasa dito sa John 14, mga kaibigan, yung si Philip na sinabi niya kay Jesus na Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. At sinabi ni Jesus, malaon ng panahon ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala. Philip, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo ipakita mo sa amin ang Ama? So yan, mga kaibigan, yung mga message na yan. Ano ang sa akala ninyo, mga kaibigan? Mayroon pa bang bukod kay Jesus Christ ay mayroon pa ba talagang ibang makapangyarihang Diyos? Kasi yun na nga, parang kumbaga yung Diyos ay si Jesus ay yung nag-reflect ba na kay Jesus, dahil nga, di ba, ang Diyos ay nagpakatao, yan na nga si Jesus. So parang nakakalito kasi kung ating isipin na ang may pinaka-Diyos tapos si Jesus ay Diyos din, so parang dalawa na sila. Yun po ang sa akin, mga kaibigan, yun po ang question. Dahil yung binasa ko ang ibang nakasulat sa John, ang aking naunawaan ay siya lang talaga ang Ama, ay yan si Jesus Christ, nagpakatao siya at through Jesus Christ, sa pamamagitan ni Jesus Christ ay makikita natin ang Diyos. Kung hindi siya naging tao, hindi natin makikita ang Diyos, di ba? So sa pamamagitan ni Jesus Christ ay nakikita natin siya. Ngunit sa panahon natin ngayon, hindi naman talaga yung larawan ni Jesus Christ ang ating nakikita, di ba?
kundi ang kanyang presence through the Holy Spirit. So, pasensya na mga kaibigan ha kung meron akong ganitong share ngayon dahil hanggang ngayon nagsasaliksik pa rin ako mga kaibigan dahil ang naunawaan ko kasi ang Diyos ay yan lang din, siya lang din, si Jesus Christ lang din. At yung iba naman, confirm naman sila na oo, ganun. Ngunit may mga iba kasi na hindi daw si Jesus ang totoong Diyos dahil meron daw din talagang Diyos na Ama. Na ngunit, kung balikan natin yung Isaiah mga kaibigan, Isaiah chapter 9 verse 6. Iyan yung tanong sa akin ng pastor na hindi ko nasagot kung anong verse. Pero alam ko kung saan yung nakasulat, saang chapter at saang libro. Ngunit yung verse, mahirap talaga mag-memorize ng mga verses. So dito mga kaibigan, sinabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 4, "For unto us as a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang mamahala ay maatang sa kaniyang balikat, at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. O nandiyan ang mga kaibigan, nakalagay dito, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama. So siya lang yan mga kaibigan, di ba? Pangulo ng Kapayapaan. So, bakit pa tayo magdadalawang isip kung sino si Jesus, kung siya ba ay tao lang or siya ba ay pangalawang Diyos, na isa lang naman talaga ang Diyos. So yan ang mga kaibigan, ang ating pag-aralan mga kaibigan, at kayo din mga kaibigan, saliksikin na din po ninyo dahil sinabi, "Seek ye first the kingdom of God, then shall be added unto you." So, yan mga kaibigan. Kahit ako mga kaibigan sa ngayon, pero in my heart, isa lang talaga ang Diyos ko na tatawagin ko at paniniwalaan ko sa palatayanin ko sa pangalan ni Jesus, dahil the name of God is very important naman. At syempre, I believe that God is only one. Kasi nga, pag marami, dalawa or maging tatlo ay magiging tawag sa atin yan ay sumasamba na tayo ng ibang Diyos. So, magiging taksil na tayo sa Diyos na iisang Diyos. So, I believe that God is only one. Yan po. Sa ngayon, yan po ang aking ma-share sa inyo mga kaibigan. At sana kayo din po ay magsaliksik. At i-share niyo po, rin po sa akin ang tungkol dito mga kaibigan. Ito ang magandang pag-aralan at saliksikin natin ang katotohanan tungkol sa Diyos mga kaibigan. Para at the end times, alam natin kung sino ang Diyos na ating pinagsasampalatayanan. So, hanggang dito lang. God bless you all. Thank you for watching. At sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my videos. Thank you po.